Walang humpay pa rin ang pag-uulan sa Baguio City at Benguet simula nung nakarang linggo sa pananalasa ng Bagyong Egay. Kaya si Aling Nancy, hirap makapagpatuyo ng mga labahan. Kuwi namin na sana, sana may araw na para naman makapagpatuyo lahat na tao. Sigurado maraming naiipunan ngayon ng labahan. Ito rin ang problema ni Melissa. Kahit speed gun, mabaho pa rin. Mabaho pa rin. So anong ginagawa nyo na lang para kuhan? Sa bahay, kuya. Sinasampay na lang sa bahay. Sampay na yung, lang? Apa, yung laman ng bahay namin, puro sinampay. Kaya karamihan sa mga laundry shops muling abala sa pagtanggap ng mga labahan. Kasi po para matuyo daw yung mga damit nila kasi tag-ulan po sir. Masaya rin po sir. Medyo dumadami na rin po yung customer. Ang ilang magsasaka naman, problemado pa rin makabangon dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Sana sir, titigil para makapagtanim ulit. Sirang-sira na yung mga pananim. May mga naitatala ring panibagong pagguho ng lupa. Ang ilang kalsada nakitaan na ng paglubog. Ang ating mga lokal na DRRMCs, no, and lahat ng kanilang partners ay again naka-activate ang karamihan sa mga ito para talagang tutukan ang mga na-identify nilang prone areas na ito. Sa ngayon, ramdam pa rin ang pabugso-bugsong ulan at hangin na nagsimula pa noong ika-25 ng Hulyo. Ayon sa PAGASA, ang mga pag-uulan ay epekto pa rin ng habagat. So magkakaroon pa rin po ng mga pag-uulan, lalo na dito sa may western section. Ito po ay pinalalakas pa rin itong si Typhoon with international name na Kanun or dating si Falcon na siyang mananatili pa rin po ng ilang araw dito po sa pagitan ng southern Japan and China. Asahan pa rin umano ang maulap at maulang panahon sa Cordillera, Ilocos at Cagayan Valley hanggang sa weekend. Samantala, nakataas pa rin ang gale warning sa mga baybayin ng Batanes, hilagang bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan at Babuyan Islands. Charles Nicolimod para sa Luzon Headlines.